Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. So for today's episode, I just like to confirm that I am a fan and totally obsessed about MIYA HIMI Gouache paints. Dun sa last episode natin, nakabili ako ng mga colors na hindi kasama dun sa full 18 set ng MIYA HIMI. Pero for today's episode, hindi ko alam meron pa pala, mas marami pa. So eto na sila at isishare ko sa inyo yung mga kulay na nabili ko. Alright, so habang pinapakita ko sa inyo yung mga colors na nabili ko, ito pala ay galing sa Shopee. So ngayon marami ng sellers ng MIYA HIMI and you just need to search for it. Lagay nyo lang doon MIYA HIMI and lalabas na yung lahat ng sellers. Pero this particular paints ng MIYA HIMI, I got it from the seller, Fantastic Bean. And nga pala, if you will notice, meron na tong mga labels dun sa takip niya or dun sa cap niya. Ako na naglagay niyan kasi yung dun sa harapan niya, kung mapapansin niyo yung may nakasulat, meron na dun English name. Kaso ang liit ng pagkakasulat niya. Tsaka yung font na ginamit, ang hirap niyang basahin. So I opted to put a label on top. Alright, and ito naman, gusto kong ipakita yung difference nung 30ml. Usually yung 30ml, ito yung nandun sa 18 color set and dun sa 24 color set. Ito, gusto kong makita nyo yung size or yung size difference nung 30ml sa 100ml. Kasi yung 30ml, it's around 50 pesos each color. Tapos yung 100ml is 100 pesos. And malaki yung difference nila with size. So if you really color a lot or you paint a lot, it's best to get the 100ml. Okay, and now simulan na natin yung swatching. And we will start with this beautiful, beautiful color, which is the Peach Blossom. And actually, sobrang vibrant ng color nito. Fluorescent na siya. Sobrang yung camera ko, nahirapan din mag-focus dito. Parang nabulag din ata siya sa sobrang fluorescent ng Peach Blossom. Okay dyan, huwag nyo masyadong titigan yung kulay, ha? And our next color is Rose Purple. And this is more like magenta in a way. And it's a pastel version ng magenta. Okay, so habang nagsaswatch tayo, meron pala akong observation. So di ba may lumabas na 18 color set. Tapos afterwards, may lumabas na 24 color set na sobrang laki ng casing nun. Imagine ninyo kung gano'n nakalaki ka agad yung 18 colors. Tapos meron pa siyang 24 colors. Pumunta rin pala ako dun sa website ni MIYA HIMI kasi gusto kong i-check kung gano'n na karami yung colors na meron ako at kung nabili ko na ba lahat. Yung pala, 70 na yung kulay na meron sila. As in, 70 for the gouache set alone. Anyways, ayoko na munang isipin kung gaano karaming kulay meron ng MIYA HIMI. Let's go back to our swatching. And next is the Russet Red. And this is actually one of my favorite colors kasi it's reddish brown. Maganda to for dark skin tones. On its own pa lang, kikita nyo naman. And yung next color natin actually is magandang partner para sa Russet Red na to, and this is Moon. Okay, and let me turn it over to its side para makita niyo yung color. And as you can see, it's a beige shade of color. Nung una, hindi ko maget bakit Moon yung pangalan ng color na to, pero nung nakita ko one time yung full moon, parang it does have the same color. And actually, if you mix it with the Russet Red, you can make a lighter skin tone, so maganda silang partner. And this time naman, gusto ko makita niyo yung Moon and yung Pearl. Halos magkapareho sila ng shade. It's like a Pearl is the lighter version nung Moon. Actually, itong Pearl na to, dalawa yung binili ko nito. Kasi nung nakita ko siya dun sa website, there's no way of telling naman kasi diba talaga kung ano yung kulay niya. And since nakita ko nga Pearl, and I thought pearlescent color siya. So bila akong dalawa. Tapos nung pagbukas ko, medyo kind of disappointed kasi parang off-white lang pala yung kulay niya, or ivory. After a while, okay na rin naman kasi I can use this to mix with other colors to make them lighter or to make lighter skin tones. Right, so next color natin is Naples Yellow. And this is more on the pastel side or pastel colors. And actually, mga sunod-sunod or yung susunod na mga colors are all pastels. And nagustuhan ko silang lahat kasi these are the colors that you don't normally get on the paint sets. Diba usually just get basic colors. And itong next color pala is cream yellow. If you will notice,
parang vibrant siya na pastel color na hindi mo maintindihan. It's the same as the Naples yellow, mas brighter lang siya or mas vibrant lang siya. Yan actually yung nagustuhan ko with the range of colors ng MIYA HIMI Gouache. Although merong mga colors na similar, pero yung isa is muted tapos yung isa saturated. So it still makes a big difference, di ba? Aside from having that wide range of color difference, tapos meron din silang mga unique colors na parang hindi mo ma-imagine na meron pala. And speaking of range of colors, habang nag-research ako over the internet, you know, stuff about MIYA HIMI Gouache, meron akong nalaman, and ito, kukwento ko sa inyo bakit ganun karami yung mga kulay na meron sa MIYA HIMI Gouache set. Dahil ginagamit pala ito ng mga Chinese students kapag mag-entrance exam sila sa art school. Meron parang time limit for them to create an artwork. So, kaya maraming kulay yung MIYA HIMI is because para hindi ka na magmimix ng kulay, readily available na sa'yo yung whatever color or shade ng color na kailangan mo. In addition pa doon, aside sa, you know, portable siya, tapos yung case niya maganda, durable, and you can have yung 18 colors and that will be all of the colors that you will be needing. Ang isa doon is yung price. So it's very affordable para sa kanila to get this set, either the 18 colors or the 24 color set. This is in comparison dun sa other branded or mga European or Western gouache or watercolors. In terms naman of quality, yun yung isa kong nagustuhan dito kasi may laban talaga tong product na to. Ang isa kasing ayoko with gouache paints or yung iba ko ng mga na-try, they lose vibrancy. Actually, kahit sa watercolors, diba, kapag natuyo na siya, hindi na siya kasing vibrant nung wet pa siya. And dito sa MIYA HIMI, as it dries, it loses only very little of the vibrancy that it has nung wet pa yung paint. So, what you see is what you get. Another thing na sobrang okay para sa akin is medyo chameleon tong paints na to. I mean, it can be used like, you know, a regular gouache. You know, you use less water, more paint. Pero if you use more water, it would look like na parang watercolors na siya. So it's like buying one paint and you get two effects. Pwede siyang opaque and use it as gouache, or you can use it as a transparent paint, just like watercolors. Ang galing, di ba? And you know what, guys? Actually, this is the last color that we will be swatching today, which is the cobalt blue. Ay, and but time really flies when you're enjoying it, diba? And for me, I binge with color swatching, sobra. And sana nag-enjoy din kayo with today's swatching, and sana may natutunan din kayo, especially if you want to buy these MIYA HIMI Gouache sets. I hope this would help you decide if this is worth it. Okay? And marami akong naging favorite colors for today, especially mga pastel ones. So, kayo, please don't forget to let me know what are the colors that you like today. And leave a comment. And let's see, ano ba talaga yung kulay na, alam mo yun, nagustuhan nung nakararami. So, thank you so much for joining me today, guys. And until next time, please, everyone, take care and be safe, ha? Alright, have a good day.